For today's moto adventure ay pupuntahan natin ang Mount Olis ng Paway Atok Benguet na may elevation na 7,900 feet above sea level yung elevation niya. At dadaanan natin ang mapanganib na may nakamamanghang ganda ng Halsema Highway. Simula pa lang ng Halsema Highway, ma-enjoy nyo na yung kalsada dito. Grabe rin yung kurbada dito. Letter U yan. Grabe, ganda ng vibes. Sarap mag-motor dito. Ayan, pagmasdan nyo na lang yung ganda. Nakabundukan dito sa Cordillera. Grabe guys, nakakalula yung taas. Lagang ginigit tuhod ko dito. Ayan o. Tapos ito yung isang sign. Mount Olis. Ako matarik to ah. Wala, matarik na. Grabe, napakaganda. Woohoo! Solid dito boy! Ang pangaganda! Malawak din pala yung ano nila. Strawberry farm. Tapos medyo maliliit pa yung bunga. Makikita rin natin ang malawak na vegetable terraces na siya namang nagbibigay ng nakamamanghang ganda na malaparaisong tanawin ng lugar. Mula sa pinakasamit ay halos matatanaw natin ang bayang nasasakupan ng Benguet na may 360 view. So patutong sa taas, pag sa umagasan na Procurian, tayo mo sa balik sa Benguet at paikot na. Dito lang yung, dyan lang yung butok dito sa Benguet na may 360 view. So yun, so Olis to, mga extinct na parrot yan, nung unang pa ng native term namin sa mga parrot. Ah, doon lang galing yung Olis. Pangalan ng Mount Olis. Kasi noon, matatayog yung mga pine trees. Okay guys, isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. So today is February 14, ayan. So ito yung ikalawang day natin sa rides natin dito sa may Cordillera region. So andito po tayo sa may National Toll Gate, Baguio Bontoc Road. So ayan, at ang oras natin is 10:30 AM. So bali kahapon pala, pinag-iisipan namin kung pupunta kami sa Madaymen or sa ibang part ng Benguet. So napag-desisyonan namin na sa ano muna kami, sa may Atok, dito sa may Atok, sa may Mount Olis. Ayan. So ayon sa ating Google Map, nasa 33 kilometers from here. So ayan, bali 58 minutes ayon sa ating Google Map, no. So ayan, bago tayo mag-umisa ay Happy Valentine's po sa mga lovers diyan, mga couples. So ayan, tara. Explore na natin yung ano, yung Cordillera. All right, let's go, let's go. National Toll Gate, Baguio, Bontoc Road. Is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. So yan, bali ito yung pinaka-entrada ng Halsema Highway. No, mataas na tayo. Sigurado, manginginig na naman yung tuhod natin.
Nung best time natin dito, talagang nakatog yung tuhod ko eh. Kaya kung mahina ka sa matatas na lugar eh, sigurado natog tuhod nyo tulad ko. Oh, di ba? Sa simula pa lang ng Alsema Highway eh, ma-enjoy nyo na yung kalsada dito. Ito yung ginagandaan sa ano eh, sa Cordillera. Yung tipong wala ka pa sa destination mo, sa kalsada pa lang, busog na busog ka na. Sa ganda ng tanawin na makikita nyo po. Parang nagkaroon ng landslide dito. Lawak ng landslide dito. Siguro tinatangay ng ano, pag agos ng tubig yung mga ulan na galing sa taas. Yun lang, sa entrada ng kalsada, di masyadong maganda yung ano, madadaanan natin dito. Ano, maraming lubak. Ayan, dahil mga puno. Hindi ko alam kung pine tree siya, no, ago tree. Tapos pag nag-ride kayo dito, o dumadin kayo sa kalsadang ito, eh, focus lang tayo sa daan. Tsaka siyempre, huwag kalimutan, samahan natin ng dasal yan. Diba? Para ingatan tayo ni Lord. Kaya dito sa Halsey Highway, napakahirap mag-overtake. Medyo mabagal din kasi yung mga dumadaan dito, lalo yung mga truck. Ayun o, ganda talaga ng vibes ng ano, ng mga puno dito. Tapos yun lang, oh, matitindi yung mga landslide dito. Ayan o. Oh. Delikado po yan pag masama yung panahon. Nanay, walang tigil yung ulan. Oh, di ba? Napakaganda. Lupit. Have a nice day. I love Tublay. Oh, dito pala yung daan, papuntang Bocod. Ayan, dito. Ben, sarap ng ambience dito, lamig lang hangin. Sarap magmotor. Panalo yung rides dito. Ganda, maayos yung panahon ngayon ha. Kaya nakikita natin ng ano, maayos yung mga kabundukan sa may gilid natin. Isa kasi nababalutan ng mga ano yan eh, ng fog. Ay, hindi masyadong visible ngayon. Buti na lang ha, ano, nakikita natin ng maayos. Hey, grabe, taas pala. Taas ng bangin. Grabe rin yung kurbada dito. Letter U yan. Ganda. Ganda ng mga ano. Oh. Grabe. Ganda ng vibes. Sarap magmotor dito.
viewpoint. Atok na pala to. Pure native Arabica. Ayan, masarap yung mga kape nila dito. Arabica. Natikman ko yun sa ano eh, sa may Northern Blossom. Pag nagpunta kasi kayo doon, yung binayaran nyo na ano, na entrance fee, tsaka para doon sa tour guide. Kasama na doon yung ano, libre yung kape. Sarap, tsaka tinapay. Eh nung unang dumaan tayo dito, ginagawa to, parang natapos na nila 'yan oh. Ininalagay nilang net. Oh, natapos na nila. Grabe, nakakalula 'yung taas. Tapos alam ko mayroong falls dito eh. Kulang tubig. Lakas 'yung tubig ngayon. Welcome to Barangay Top Duck. Grabe, solid talaga mag-ride dito. Panalo yung biyahe nyo dito. Ayun o, sa daan pa lang. Solve na solve ka na. Eh, grabe landslide dun o. Pagas lang ako. Kahit sandaan lang. Yes, sir. 100 lang, sir. Ayan, guys. Bali, may nadaan tayong gas station dito. Ayan. Dito sa may Taguras Fuel. Tapos pwede rin kayong ano dito, ayan, bumili ng mga snacks nyo. Tapos nagpatimpla tayo ng kape dito. Ito yung store nila. Tapos pwede rin kayong mag-charge dito. Bali, 5 pesos for 10 minutes. Tapos ito yung kape natin, guys. Ayun yung motor natin. Solid talaga ng mga kabundukan, no? Nature! Papawaw ka na lang talaga sa ganda, oh. Ayun, no? Mapapatulala ka na lang sa nakikita mo. Wala akong masabi. Ay, wow! Habang palapit tayo ng palapit, eh, palamig ng palamig. Bahay ba yun? Thank you.
Uy, grabe, lagi ng bato. Bumagsak. Ang bihira, wala kayo na ano to. Wala kayo na nadaganan dun. Yun o, napakalupit na scenery. Tapos yun yung kalsadang dadaanan pa natin, no? Yun yung bus. Bigla tayo nawala sa mapa kanina. Meron kasi siyang binigay na ibang daan eh. Pero ang pagkakaalam ko kasi, nireview ko na siya kagabi kung saan yung daan niya. Malapit siya sa ano eh, sa former highest point. Tsaka madadaanan natin yung Northern Blossom. So malayo pa tayo dun eh. Ayun yung pong kalsada, ang taas pala. Doon pa tayo dadaan. Wow! Amazing view of Halsema Highway. PM pero napakalamig pa rin dito. Ayan, pag dumaan kayo dito sa kalsadang ito, i-chill nyo lang yung pagmamaneho nyo. Huwag kayong magmadali. At i-enjoy nyo lang yung ganda ng nature, yung ganda ng tanawin na makikita nyo po dito. At least, di ba, safe pa rin tayo. Kasi mahirap magano dito. Mahirap maghumarurot dito. Tsaka huwag kayong overtake ng overtake. Nakakatakot mag-overtake eh. Ano, habang mabagal tayo, pagmasdan nyo yung napakagandang tanawin ng Halsema Highway. Tapos sa left side natin, ano yan, bangin yan. Tapos dito naman, mga rock formation. Napakaganda. Dati akala ko magkikita mo lang yung mga ganitong scenery sa mga movie lang, ano? So, ayan, meron tayo dito sa Pilipinas. Sa Benguet. Ano, hirap yung mga truck. Gumagapang yung mga truck dito. Ito na kasi yung pataas na bahagi ng Halsema. Yan, dumistansya lang tayo. Minsan kasi nag-aalanganin sila eh. Bigla silang naglo-low gear. Ano, mga rock formation. Tingin ko malapit na tayo dun sa ano, half tunnel. Ayan yung dinaanan natin. Dun tayo galing. Tapos marami tayong makikita ano dito. Mga terraces. Di ko alam kung rice or vegetable. Wow! Habang palapit tayo ng papalapit eh. Paganda ng paganda yung tanawin na nakikita natin. Dami rin pala mga bumabiyahing bus dito. Uy! Grabe yan, guys! Ayan, pagmasdan nyo na lang yung ganda ng kabundukan dito sa Cordillera. Grabe, guys! Nakakalula yung taas! Talagang ginigin tuhod ko dito. Ayan, no? Napaka-solid naman yan, boy! Huwag ka lang titingin sa ano, sa kanan. Talaga malulula ka sa taas. Ayan o. Ay, grabe. Ayoko nga gumilid eh. Nakakatakot. Scary yung daan. May mga nagbagsakan yata ang bato dito.
Ay, ito na pala, half tunnel. Ito na pala yun. Ano, half tunnel. Hindi ko nakita yung signage. Grabe guys, oh, napakataas natin. Hindi ko alam kung ito na yung papunta ng Mount Olis. Ito yung sinasabi ng mapa. Itong kanto na to. Ano ito, itong kanto na to. Wala signage eh. Tara, check natin. Baya, apakatarik. Sir, ito yung pa Mount Olis? Ay, dito. Saan? Mount Olis? Opo. Mga 3 kilometro pa. Ah, 3 kilometro pa? Diretso pa. Kala ka dito yung tinuturo ng mapa. Yes, sir, thank you. Grabe guys, napakatarik niyan. At ayun guys, namali tayo. Babalik tayo dito. Sa main road. Niscam tayo ng mapa na to. Ni-scam tayo ng mapa. Buti na lang may dumadaan. Hindi, didiretso talaga yun eh. Dami mga ano dito, terraces. Vegetable siguro to. Grabe, ang taas talaga natin. Mataas pa tayo sa bundok. Atok, Bugyas. Bugyas, 36 kilometers. Atok, 1 kilometers na lang. Ayun, nagka-signal na. Ano pa pala? 4.4 kilometers. 12 minutes. Napakaganda talaga ng Cordillera. Kakabitag yung mga bato. Ayun, ito yung Northern Blossom Flower Farm. Ito. Baba kayo dun, oh. Ayun guys, kung pupunta kayo ng Mount Olis, itatype nyo lang sa Google map nyo Mount Olis viewpoint para hindi kayo maligaw. Kasi pag Mount Olis, iba yung pinibigay na daan ni, ano, ni Google. Basta ano, madadaanan nyo yung Northern Blossom, tapos malapit siya sa ano, sa former highest point o second highest point. Tapos ito yata yung ano, mountain back ito. Kung hindi ako nagkakamali, kasi meron siyang cross-cross eh. Doon kasi sa pinaka-peak ng mountain back, merong cross doon. Hindi ko lang alam kung eto nga yun. Ayan guys, eto na yung papasok. Dito tayo mag left turn. Ayan, meron naman kayo mababasang signage. Sakura Park and Heights Place, Mount Olis. So tara, akyatin na natin. Sana kayanin ang motor natin. Kung may mga matarik na lugar dito, ay may matarik na kalsada dito. Wow! Grabe, napakaganda! Oh! Napakalupit! Tapos maganda rin yung kalsada na madadaan nyo dito. You know, may mga terraces.
tayong lead naman, Mount Olis Viewpoint. Mas ganda ng mga ano dito, mga farm nila oh. Drone mo tayo. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Tumigil tayo dito dahil ayan, tignan nyo yung view. Ang daming mga vegetable terraces. Tapos dito sa gilid natin, ito, may mga carrots. Ayan, carrots siya. Paano ko nalaman? Ayan, ito yung bunga. Ayan, carrots. Ayan. Sa cute ng mga bata kanina. Pinapitan tayo. Ayan pa, ito, malaki ito oh. Carrots. Tapos yun yung kabundukan. Grabe, maganda talaga. Kinikilig ako, ang lawak ng ano nila, farm. Mas lalo na dito. Puro farm na eh. Tapos ang gaganda ko ng kutis ng mga bata dito. Mamula-mula yung pisngi eh. Tara, tuloy na natin. Ayun, sumisikat yung araw pero napakalamig. Ayun, sa mga magtatanong kung merong transient dito. Ayan, meron pala dito. Budas transient. Proper, Pawai, Atok, Benguet. So, dito. So, yun, pwede kayo mag-overnight dito. Grabe guys, napakaganda! Imagine, no, nagmumotor tayo sa itaas ng kabundukan. Tapos ito, ang daming ano dito. Ang daming, ano ba to? Repolyo? Pechay? Ano kaya ang gulay ito, ano? Dito, ang lawak din ng ano. Puro mga vegetable. Napaka-solid ng Benguet. Hanapin natin yung ano. Yung way pa Sakura. Ah, ito pala siya, oh. Sakura Park, Heights Place, this way. So, dito rin.
Ano, repolyo, repolyo, repolyo nga. Uy, 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 uy. Ayan, ito. Welcome to Sakura Park. So, dito po siya. Ayan, dito. So, mamaya, try natin daanan yan. Ang pinaka destination kasi natin yan. Yung pinaka peak o pinaka mataas na bahagi ng Atok. So, ito nga yung Mount Olis. So, yung Mount Olis, mas mataas pa sa ano to, ha? Sa former highest point. Opya. Yeah. Medyo pangit lang yung kalsada. And malubak. Pero okay lang, kaya naman. Nagiging ADB na naman yung click natin. Oop. Oops, 200. Saan kaya? Ayun, dito. Mount Olis, dito. Ayan, sundin nyo lang yung mga signage. Opya, opya. Lamig dito. Nigas na yung kamay ko eh. Oops. Opya. Tapos ito yung isang sign to Mount Olis. Ah, mukhang matarik to, ah. Hala, matarik nga. Matarik nga, matarik. Yan, kaya naman. Kahit may OBR tayo. Kaya naman ng click. Yan, kayang-kaya naman. Grabe, napakaganda. Woohoo! Solid dito, boy! Napakaganda! Grabe yan. Matarik lang, ha? Matarik. Honda Click Power! Oops, nahirapan na yung motor natin. So yun, ito yung pinaka entrance. Ayan, welcome Mount Olis Viewpoint. So yun, dito po yung register area. So kaya hello po. Good afternoon po, sir. Sir, saan pwedeng magbike? Okay, sige po. Daytor lang kami, sir. Daytor lang po. Daytor. Oh, hindi kami mag-overnight. Grabe, may galing pa ng Boracay dito. Boracay, no? Dinayo talaga yung Atok Benguet. Bali, magkano entrance, sir? 100 per head. Okay. Bali, 200 po, no? Ito po, sir. So yun, guys, meron tayong kung daytor kayo, meron yung registration fee na 100. So yun, sabi dito, ayan, no? Age 6 to 59, 100 pesos. Senior PWD 80, 5 below. Free. So yun. Thank you, sir. O yun. May libre pa lang kape dito, guys. Bali, ano, sir? Ano ba? Pwedeng mag, ano dito? Mag overnight? Ganun. Ah, wala kang accommodation. Ah, so kung magka-camping, magdadala ka lang ng tent, no? Magkano po yung camping fee? 350. Per head na yan, no? Isang, sa isang tent na. Okay. So yun, guys, pwede kayong mag-overnight pala dito. Dala lang kayo ng tent. So 350 daw, no, sir? Okay. Ganda dito. Meron pong libreng kape, di ba?
Sakto, coffee lover tayo. Ano pangalan niya, sir? Excel, ayan. X, ano ba? Ha, Hector, ayan. Shout out kay Sir Hector. So, siya po yung nagbabantay. Kayo po yung may-ari? Okay. So, sila po yung may-ari. Sana pwedeng, ano no, sana darating yung araw pwedeng mag-stay-stay na dito na yung may, ano na, may tulugan. Ah, sikreto. Oh. May napanood akong ano sir eh, vlog dito. Parang nag-zero degree dito. Ano yun? Yung nag-camping ba? Oo. Si Eli Villegas, oo. Lakbay ni Eli, no? Oo. Nag-yelo. Ang galing nung timing niya eh, kasi last year pumunta rin siya dito. Sakto yung timing namin pag ano, March 8 siya rin siya na naman. Nakasamba na naman ng pros. Anong kwan po yun? January yun, di ba? 26? March 8 to 12, straight whole week yun na nagpo-frost. Mm. Ngayon naman, anong date siya pumunta dito? Nung ano, January, no? 27. Oo, napanood ko nga. Nagsabay kami, sakto kasi, oo. Nauna ako dun sa baba. Sabi ko, parang nasa ibang bansa na to, nag-i-hello. So, tama, nag-negative 1. Tapos nung February 3, nag-negative 4 pa. Negative 4? Ay, grabe yun. Talagang nag-yelo na, no? Sayang, di natin naabutan. mga nagka-camping dyan. Oo. Sabi ko nga, number one rule, basta kaya niyo yung lamig. Kasi, oo. Kaya, kakayanin. Sabi, pag tinatanong ko sa umaga, hindi pala namin. Malamig yun, ha? Negative 4, malamig yun. So, bali yung nagpo-pros dito, ano lang talaga, January? Or February hanggang March. March, ha, yun. Walang exact date yun, ha? Oo. Unpredictable siya na, oh. Tsambahan lang talaga. Sa bayan ako, kasi kami na taga dito, ramdam mo. Hawakan mo yung tubig sa inyo nung parang nangangagat siya. Ah, yun. So, sobrang lamig. Parang yun yung sign, no? So, sige sir, punta muna kami doon. Grabe, sabi ni kuya, nag-negative 4 daw dito. Napakalupit, no? Napakatindi. So, yung napanood ko kasi, si, ano, si Lakbay ni Eli. Negative 1. Nag-pros nga. Buti pa siya na ano na na-champuan yung ano, na-champuan yung di na. So yun, na-champuan yung ano na nag-pros. Kaya lang kung para ma-champuan mo yun, kailangan mo mag-ano dito. Kailangan mo matulog dito. Yun lang, wala pa silang accommodation. Magdadala kayo ng tent kung ano. Gusto nyo mag-overnight dito. Alright guys, andito na tayo sa may Mount Olis. Ayan. Tinark lang natin yung motor natin. And then, ito yung view. Ano. Tapos yan, lalakad tayo hanggang dun sa may tinakatoktok. Ayan. This way to Mount Olis summit. So dito po yung pinaka summit niya. Ito po. Ayan. Kasi no, meron silang strawberry. Ayan. Strawberry farm. Ayan, puro mga strawberry po yan. Ayan, to all our valued guests and visitors, no picking, please ask assistance from the owner of the strawberries. Ayan, kung gusto nyong mag-picking, tanong lang natin dun sa may-ari. So, malawak din pala yung ano nila. Strawberry farm. Tapos medyo malilit pa yung bunga. Tapos ito, ano kaya ito? Hindi ako sure anong halaman yan. Ito, meron pa dito. Strawberry farm. Strawberries. Tapos ito, pechay? Repolyo. Hindi ko alam eh. So yun, meron pa doon. Tapos ayan, yung ano, kabundukan.
Grabe, hiningal ako. Tapos merong spot dito na, ayan, pwede kayo magpahinga dito. Tapos pwede kayo magpicture. Ayan, dyan. Mount Olis. Tapos dito, pwede rin, ayan. May nakalagay na sunrise. So, ibig sabihin dito, sa part na to, dyan nagkakaroon na sunrise. Sa area na to, sa spot na to. So, yun dito, pwedeng mag-bonfire dito, ayan o. Ayan, dito sa gitna. Tapos, kung marami kayo, group kayo, ayan. Upo kayo sa gitna. Grabe, napakataas. Ano, bangin na yan. Grabe, nakakatakot. Ayan guys, oh, tignan nyo yung nasa likod natin. Napakataas. Woo! Napakataas guys. So yun, ito na yung pinaka summit ng Mount Olis. You are now standing at Mount Olis summit. Bali, ito po yung pinaka summit. Tapos 7,900 feet above sea level yung elevation niya. So yan, tignan nyo naman yung view. Breathtaking view. Grabe. Napaka-solid ng creation ni Lord. You know. Napaka-ganda. Tapos merong bato dito, ayan, pwede kayong umakyat dito. Para makita nyo ng buo. Ayan o, grabe, nakakanginig. Napakaganda. Tingnan nyo naman guys, yung tanawin. Tapos sa baba, ano, mga farm, mga vegetable terraces. Kung may dala kayong tent, gusto nyong mag-camping dito, ito yung pinakamagandang pwede nyong tayuan ng tent. Ito. Ayan dito. Yan yung nakita kong pinakamagandang area na pwede nyong itayo yung tent nyo dito. Tapos meron ding bato dito. Ayan, pwede kayong umakyat para makita nyo yung breathtaking view. Apaganda. Apaganda, boy. Woo! Apaka-solid. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Running wild.
Ayan guys, kung hindi nyo pa napuntaan to, grabe, puntaan nyo tong lugar na to. Siguradong mamamangha ka rin sa ganda ng tanawin dito. Ayan o. Ito yung pinakasummit ng Mount Olis. Ayan, kahit saan, napakaganda. Tapos ayan na yung pag, palapit na. Ayan o. Tapos dito maliwanag. Tapos ito palang Mount Olis, ayan. May times na nagsi 0 degree dito. Sabi nga ni Kuya, meron pang ano eh. Negative 4. So nagyihelo 'yun. Magkikita mo yung mga damo, talagang nagyihelo. So hindi ko lang sure kung ito yung pinakamalamig na lugar ng Benguet. Kasi sa may Madaymen, malamig din kasi doon eh. So may times din kasi na nagpo-pros yung mga damo doon. Tsaka yung mga tanim nilang gulay. Tapos ayun, chinek natin yung temperature ngayon, nasa 16 degree. Tapos yung oras natin is 2:30, ayan, saktong 2:30. Tapos 16 degree. So, malamig na yun, parang nasa aircon na yun. Tapos ayan, yung pag, palapit na sa atin. Ayun o. Silang ano dito, free coffee. Yeah. So, kapeng Barako. Tikman natin. Panalo, masarap. May lang yung timpla namin dyan, kaya ano. Oh. Ah, saktong-sakto sa malamig na klima. Bukod dun sa ano sir, pwedeng mag-camping dito. Ano yung mga pwedeng activities na gawin ng pupunta dito sir? Yung ano lang, optional lang kung, halimbawa. Pag dito kasi talaga, overlooking view kami. So 360 degree view. So pag tuntong mo sa taas, pag sa umaga sana, pag clear yan, 10 municipalities of Benguet yan, paikot. Ah, ayos. Dito lang yung, mo, dyan lang yung bundok dito sa Benguet na may 360 degree view. Mm-hmm. Yan, so Olis to, mga extinct na parrot yan nung unang panahon, native term namin sa mga parrot. Ah, doon nang galing yung Olis. Pangalan ng Mount Olis. Kasi noon, matatayog yung mga pine trees dyan sa taas. Ay, ibig sabihin dati ito, itong gubat ito lang. Gubat siya. Noon. Tapos nung World War II, yan, naging vantage point ng mga hapon. Mm-hmm. Lookout nila nung World War II. Yan ang history niyan. Mas ginawa ng mga vegetable, ano? So, yan. So, dito, pag kita mo yung araw, dito sa side na to, sa north. Dito sa east pa rin. Dyan, kita mo yung apat na bundok dyan. So, ito lang yung high sa barangay namin. Barangay Paway. So, 7-9 above sea level. Pag nakita mo yung medyo natakpan na ata, hindi nyo nakita. Yung Mount Timbak, ito yung highest peak ng ato. So, plus 1,000 yan. 8-9. And then magkakahilera yan, Timbak, Tabayo, Pulag yung andito. So nasa 9,500. Mm-hmm. Yun, saka inaabangan din dito, yun nga, pag sa umaga talaga, sunrise. Mm-hmm. Pag swerte mo dyan sa hapon, sea of clouds, sunset red, di mo na kailangang magpulag pa. Ayan guys, bali, paalis na tayo dito sa may Mount Olis viewpoint. So ang oras natin is 3:38 PM. So pababa na tayo. Sir, susunod ulit. Ha? Thank you, sir. Tapos ito yung view sa pababa. Ayan, wala na tayo makikita ang view pala. Puro pag na. Wala na tayo masyadong makikita. Oh. Puro ulap na. Tapos lamig.
Siguro below 16 na yung temperature ngayon. Kanina 16, medyo nakatirik pa yung araw eh. Yun lang, medyo pahirapan lang dito pag may kasalubong ka, lalo na 4 wheels. Tsaka hindi pwedeng magkasalubong dito yung ano, dalawang 4 wheels. Sa mga pupunta sa Sakura, Blossom Flower Park, ayan, dito po ang pinaka entrance. So kinulang na tayo sa oras, kaya siguro sa susunod na balik na lang natin ito sisilipin. So ayan guys, isang matagumpay na moto adventure yung nagawa natin today dito sa may Cordillera sa Atok, Benguet. So yun, bali, binaybay natin kanina yung Halsema Highway. So nagmula tayo sa Baguio City. So yun yung pinakaunang destination natin ha, kahapon, February 14. So today is, ay February 13, ngayon is February 14. So yun, bali, yung pinuntahan natin sa may Mount Olis sa Paway, Atok, Benguet. So correction lang, bali yung Mount Olis, bali ito yung pinaka mataas na viewpoint sa barangay ng Paway. So hindi po yun sa kabuuan ng Atok. So yan, at ang Atok pala ay ito yung pinaka puso, dahil ang Paway ay ano, or yung Mount Olis, yun yung pinaka center ng Benguet. So yan, bali yung klima kanina naglalaro sa 16 degrees. So siguro ngayon mas malamig, baka below 16 na. Siguro dito ko natatapusin yung ating vlog. So yan, muli po, ang yung lingkod, A4J, gamit ang motorsiklo ay nangangarap na malibot ang Pilipinas at may bahagi ang nakamamanghang ganda ng ating bayan. Alright, laging tandaan, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Kita-kits on next adventure. Alright, God bless, bye-bye, peace out. Oh, yan ang fudge. Ang pakalamig. Muna naman ng fudge. Kada pa uwi tayo, no? Galing dito sa may Atok. Yan, ganyan yung scenery. Puro fudge.